yung mga mukha ngayong umagang ito ang ating magiging session for this morning, okay? So right now, nag-start na po ang ating recording. Ayan o, ang ganda ng mga ngiti. Although hindi nyo nakikita na nakikita ko kayo, nakikita ko kayong lahat. Ang ganda ng mga ngiti. O, di ba, Erica May? Ang ganda ng smile, o. Alright, again, once again, no? My name is Mrs. Jonaline M. Obordo, and we are now on the very first session, no? Very first session for HOPE-POR, okay? Physical Education and Health, and I will be your teacher for the next 8 weeks, no, of your life for this third quarter. Napakasaya ko po na kayo makakasama ko. Combination of 4 sections po ito. Napakarami natin ngayong umagang ito. Alright? So, you heard it right. We are now on HOPE-POR. Okay? Pang-apat na PE na po ninyo ito sa inyong adventure, no? Sa inyong adventure as senior high school students ng ating paaralan. So, you started, of course, with PE 1, PE 2, 3, and this is the last PE. So, congratulations po mga anak for making it this far, okay? Kasi ibig sabihin po, wala po kayong dapat ipangamba. You are on the right track para matapos ang lahat ng inyong academic requirements as senior high school students. Okay? So, ang ating pong hope for will be all about recreational activities, and we will dig into that later after our preliminary activities. Okay? So ako po muna ay maglalambing sa bawat isa. Tayo po ay magsimula ng ating session ngayong umaga. Of course, with a prayer, okay? And may I tap the shoulder of Mr. Rod Escobedo to lead the prayer for this morning. Hello, Mr. Rod. Yes, ma'am. Hi, anak. Pwede na ba tayo magsimula? Okay po. Alright, thank you, anak. Okay. Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you for this day and guide us to learn more about this subject. And sana po ay matapos na pong kong ito para magkasama pa lang po kami. Yun lang po. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen, amen, and amen. Okay, muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong teacher, Mrs. Jonaline M. Obordo, at ako po ay makakasama niyo sa loob ng 8 linggo para sa HOPE-POR, Physical Education and Health 3. Nabanggit ko po kanina na ang ating pong PE 4 ay tungkol sa recreational activities. At ito po ay sisimulan na natin ngayon. Okay, kung handa na po ang lahat, pahingi naman po ako ng thumbs up sa ating chat box kung ready na po ang lahat para magsimula. Okay, I understand Miss Dina na mahirap talaga makakonect, no? Pero I appreciate your effort na ikay nakapasok sa ating session ngayon. Okay, napakasipag ng aking mga estudyante. Okay, talaga namang sunod na sunod ang mga hinihingit nilalambing ko sa chat box. Good job, my dear students. At take note ha, walang nababawas sa ating meet, kundi nadadagdagan pa. Remember, even yung inyong mga chat messages sa ating chat box po ay recorded. So keep it up, my dear students. That way, we can interact and we can keep the collaboration and cooperation during this virtual session. Okay? So para po sa aking mga estudyante, I hope nandito na yung aking mga students from Sanchez, ano? So I am really welcoming you with all my heart. Bago po ang aking mga students from Sanchez. This is the first time that I'm going to meet them. Welcome po kayo sa ating klase. Gusto ko lang po munang itour ang lahat, no, that we will be using this module as our official reference. Okay, so this is Health Optimizing Physical Education. We are now on quarter 3 of this module number 1. And ito po ang ating official reference na gagamitin for this subject. Okay? So may tanong sa chat box, ma'am, paano po kaya namin makukuha ang copy ng reference na ito? Okay, simple lang po mga minamahal kong students. Ito po ay i-upload ko right after our discussion
right after our session this morning sa class of Mrs. Jonaline M. Obordo. So sana po, no, kayo po ay member na ng ating official private Facebook group, which is the class of Mrs. Jonaline M. Obordo. Okay, at kapag po kayo ay nag-try na mag-join or mag-member sa ating pong private group, meron po diyang initial question, no? Tatanungin po kayo ng inyong pong grade and section and the advisor's name. So there are some students na hindi ko po right away ina-accept kasi hindi po nila sinasagot yung initial question para maging member po tayo ng ating private group. Diyan ko po ina-upload lahat ng ating mga announcements. Pinupost ko po lahat ng ating PowerPoint presentation. Yung digital copy po ng ating modules, okay, lalo-lalo na ngayon, no, meron tayong adjustment na ginagawa since kaka-announce lang po ng bagong guidelines ng IATF tungkol sa general community quarantine. Okay? So lahat po ng ating mahalagang talakayan at ang ating mga balitaktakan, nandiyan po lahat yan. And even some pictures and screenshot copies of our activities, nandiyan din po. At dyan nyo rin po ina-upload lahat ng inyong mga written works and output and even yung mga videos po ng inyong mga performance ay dyan din po matatagpuan. So, stay connected po tayo. Please, wag po tayong mawawala sa class of Mrs. Jonaline M. Obordo kasi ito po mismo yung pinaka-portal natin para sa klase under my name, Mrs. Jonaline M. Obordo. Okay? Ito po ba ay clear sa ating lahat? Okay? May I ask somebody from this group to turn on his or her microphone and say agree or not, or clear or not clear. Anyone, sino po pwede mag-volunteer na magbukas ng kanyang microphone at sabihin kung malinaw po ang aking naging discussion. Yes, Mr. Escobedo? Clear po. Clear, okay. Salamat po kung gano'n. Nandyan pa po kayo. Salamat mga anak. Moving on po tayo. So I want to introduce to you, no, this module. Yung nakikita nyo, no, sa screen natin right now on the left side. This module was arranged to guide all of you, my dear students, know about the number one introduction to outdoor recreation, di ba? So after going through this module, mga anak, no, lahat kayo ay expected na matutunan at ma-apply ang inyong mga learnings, no, sa module na ito. At you are all expected to discuss the nature and background of different recreational activities. Yan, yan ang mga matututunan natin ngayon, no? At also, i-define yung outdoor recreation. Magbigay ng iba't ibang examples of recreational activities, specifically the outdoor, no? And i-recognize din natin yung benefits of outdoor recreation. And of course, naka-anchor po ito sa ating most essential learning competency, which is, pwede mo ba akong tulungang basahin, no, yung most essential learning competency na nasa baba po ng Quarter 3 Module 1? Can you help us? You can raise your hand if you want to. Any volunteer who can read? Yes, Naval. Mr. Naval, thank you so much. Kindly read the most essential learning competency para sa ating Module 1 for Hook 4. Go ahead, anak. You may turn on your microphone. Wait lang, ma'am. Asan na? Okay, dito, anak, sa baba ng ating pong Quarter 3 Module 1 on the left side, para naman ma-familiarize ang ating mga classmates about our most essential learning competency. Go ahead. Nawala, mami, yung... Okay, it's okay, Mr. R. James. Anyone who could help? Mr. R. James? Yes, Sandy. Thank you so much, Sandy. Ito pa, ito bu ba yan? Yung nasa ilalim? Yes, anak. Go ahead. Fitness and status barriers to physical activity assessment.
participation and one's diet. Okay, thank you so much, Sandy. May nag-raise pa ng kanilang mga kamay. Okay, yes, Arabella Avila, please. Di pa po ba narinig? Go ahead, Miss Arabella. Ano po? Self-access. Naririnig niyo po, ma'am? Okay, thank you, Sandy. Yes, narinig namin and I appreciate your participation. And may I also request and Miss Arabella to read for us the most essential learning competency. Go ahead, Miss Arabella. Self-assesses health-related fitness or HRF, status barriers to physical activity, assessment participation, and one's diet. Okay, thank you so much, Mr. Sandy and Miss Arabella. Gusto ko lang talagang i-highlight sa inyong lahat ng lahat ng ating mga lessons na i-discuss for this quarter, which is a combination of 8 weeks, no? 8 weeks tayo magiging magkakasama ay naka-anchor sa ating most essential learning competency. And I know very well that you are all familiar with this competencies, ito po ang mga nagiging competencies natin simula pa po nung tayo ay nag-start na i-discuss ang PE1. Familiar po ba kayo rito? Yes or no lang po sa ating chat box. I'm waiting, okay? Tama, okay. So, you are all correct and you are all right that these are all familiar to us because this became our umbrella, no? Ito po yung mga naging background natin or ito rin yung palagi na backbone natin simula nung nag-take up tayo ng PE nung tayo ay nag-senior high school. So please remember this, mga anak, hindi tayo lalayo sa mga most essential learning competencies na ito. Ito ang tatakbuhin. No, ito po ang tatakbuhin ng ating mga magiging lessons for the next 8 weeks of our lives or hope number 4 or health optimizing physical education quarter 3 module 1. And once again, let me read for you, self-assesses health related fitness or yung tinatawag nating HRF status, barriers to physical activity assessment, participation, and of course one's diet. Tatlo, no, ang ihihit natin dito. Ano-ano ba itong mga physical activity assessment na ito? At ano yung mga nagiging barriers para hindi tayo maging successfully related sa mga physical fitness activity na ito? And of course, yung diet natin. And as we move on with our lesson for today, my dear student, nakaka-excite kasi i-co-connect natin, i-re-relate natin, no, itong most essential learning competency na ito sa pinaka-goal ng hope number 4, and that is, sinabi ko na kanina, recreational activities. Okay? So, tuloy na po ba ako? Thumbs up po sa ating chat box kung tutuloy ko po to the next slide. Wow, dumarami na tayo. 36 na tayo ngayon, mga anak, minus 2 accounts. Dalawa po ang nakahabol sa ating klase ngayong umagang ito. Alright? So, let's move on. Ayan, nag-thumbs up na po sila. So, welcome back. It's time to get your bodies moving, mga anak. Kailangan galaw-galaw tayo, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, galaw-galaw para hindi pumanaw. And that is very true, di ba? Kailangan magsimula na tayo mag-enjoy. Kailangan din na tayo mag-relax-relax din, no? Kasi nasasanay na ang ating mga katawan na tayo ay nasa bahay lamang. Pero hindi po pwedeng dahil nasa bahay tayo ay mananatili tayong stagnant or hindi active. So, para sa lesson na ito, my dear students, no, I would like to introduce to you the title of our lesson for today. This is recreational activities in health-related fitness. So, how are we going to connect yung recreational activities sa health-related fitness? At I'm sure, no, kahit kayo na medyo may ilan sa inyo na kanina pa tinatanong, ano ba yung health-related fitness na ito, parang familiar sa akin ito. Okay, dapat na maging familiar sa inyo to dahil sabi ko nga, di ba,
PE1 pa lang dinidiscuss na natin ito. And also, for sure, no, may ilan din sa inyo na talagang nagtatanong at nagtataka, no? Ano ba yung sinasabi ni ma'am na recreational activities? So, mamaya lahat yan ay didiscuss natin. Let me just remind you that we will be using learning resources. Ito yung mga kakailangan din natin para maging successful ang week 1 or session number 1 for hope number 4. So, namely, no, ito yung mga instructional materials na gagamitin natin. Nandyan ulit, no? Yung weighing scale, meter stick, tape measure, fitness test scorecard, chalk, marker, at yung mga references na isi-share ko sa class of Mrs. Jonaline M. Obordo. Okay, from the materials indicated there, ano sa tingin niyo ang unang activity ninyo para sa ating session number 1? Sige nga po, sa chat box po. Diba, familiar ba kayo? Saan ba natin madalas ginagamit sa PE ito? Yung weighing scale, meter stick, tape measure, fitness test scorecard. Familiar po ba kayo rito? Sige, sa chat box po natin. Ayan, waiting po ang ma'am. No? Saan ba natin madalas ginagamit ito? Tandaan niyo po ba? Okay, in a face-to-face setting, pag kayo po ay yan o ayan, may nagsasagot na. Pagkuha ng BMI. BMI, o oh, ano pa? What else? Saan pasok yung mga yan? BMI lang ba? Sa pagkuha lang ba ng body mass index? Opo, dami na sumasagot. What else? Kapag gumagamit tayo ng tape measure, ng meter stick, anong mga tawag natin doon in general? Health-related activities, checking of height, weight of the students. Naku ha, parang gusto ko nang isipin na nakakalimot agad kayo. Sige, last na lang. Anong test yun in general? What is that test? Flexibility test? Body measurement? What else? Okay, clue. It starts with letter P. Nakalimutan na ba agad? Okay, you are right, Mr. C. Miss Seed, no? Correct? Palakpakan naman natin si Miss Seed sa kanyang sagot. Nandiyan na sa chat box, oh. Physical fitness test. Bigyan naman natin siya ng virtual clap sa ating chat box ngayon. Good job, Miss Seed Cruz. Napakahusay. And I know for sure, my dear students, no? Lahat kayo familiar dyan. Diba? P-test, o, di ba, na gano'n sila, nag-shortcut sila. So, lahat kayo mga anak familiar dyan, and maybe nagkaroon lang kayo ng ibang interpretation sa tanong ni ma'am, but what I really want you to remember or recall is that whenever we use the health-related assessment or health-related fitness activities, we really use the following learning materials. Okay, yung mga weighing scale, meter stick, tape measure, and all para i-conduct ang physical fitness test. And in all physical education subject, mga anak, remember this, even when you go to college, ha, since lahat naman kayo ay graduating students na, lahat ng unang part ng PE, laging may physical fitness test. Okay? So, wag nating kakalimutan yan. Klaro po ba? Sa chat box po, ay recto kung klaro po. Ayan, maraming salamat po, di ba, Osi? Talagang very active ang aking mga students sa chat box. Tama yan, mga anak. Okay? So, as I said earlier, welcome back sa ating pagiging talagang active at talagang buhay. Isang quarter din po na hindi natin nakasama ang PE. The last time was first quarter pa since we are adopting the 5-5 scale, or minsan nga 4 scale lang ng subjects na offerings natin per quarter. So, overall, itong mga activities na isiset ko for this module, no, will determine the recreational activities that you may do to improve your health-related fitness and diet. At dahil excited na ako, bibigyan po kayo ng isang activity. Okay, I'll be giving you 1 minute, no, to get a paper, yellow paper to, mga anak, ha, para pag pinasa natin yung ating mga written works, lahat sila ay nasa yellow paper lamang. Okay, so this is what's in activity. So this is your learning task number 1, a word game.
Okay? So habang po kayo ay kumukuha ng mga papel, ay hayaan yung i-explain sa inyo, no, ang ating activity number one. Okay, napakasimple lang po na activity number one. All you have to do is to just write on your paper, no, the words na pwede niyong makita. Okay, sa ating word game activity that I will be presenting later after this slide. Okay, so sana po meron na kayong papel at ballpen dyan. At sana po ay handa na kayo para sa ating activity number one. Okay, so while we are still waiting for your other classmates na kumukuha pa for sure, no, ng yellow paper nila at ballpen, no, let me share this one to you that according to Wikipedia, no, when we say outdoor recreation or outdoor activity, ito daw ay tungkol sa recreation, engage in, out, of doors. In and out of doors. So most commonly po sa mga natural settings, no? The activities that encompass outdoor recreation, mga anak, vary depending on the physical environment that are being carried out in. So marami tayong iba't ibang uri ng recreational activities at mamaya ay ipapaliwanag ko yan sa inyo. Okay? So ready na po ba tayo sa what's in activity? Napakasimple lang po nito. Word searching lang po tayo, isusulat nyo lang po sa inyong mga papel at mamaya, after the time given for you to search for the words, isi-share nyo ang inyong mga sagot sa chat box. Okay, so again, on my signal, go. That's the only time you will send or share your answers or mga words found sa activity na ito sa chat box natin mamaya. Okay, if you're ready again, give me a thumbs up emoticon sa ating chat box kung ready na po kayo. Ayan, napaka-ready na sila kasi tuloy-tuloy ang chat, ang thumbs up sa ating chat box. And that means I'm going to present to you the next slide. Okay, so you only have 1 minute to do this and that starts now. Okay, start searching for the words. Do not send the answers yet on our chat box. Okay, just search for the words and write it down on your yellow paper. This is learning task number one. Okay, so ano-ano ba yung mga words associated to recreational activities na para sa iyo ay nandiyan sa ating word pool na iyan, o, diba? Word puzzle. Last 20 seconds. Search for the words now. There you go. 10 seconds, my dear students. There are 10 words, no? Sana yung 10 words na yun, lahat mahanap nyo. Okay, 3 seconds. 2 and 1. Okay, now I'm going to give you another minute, no? To write down or type down the words that you found on the chat box and send it right away. Tignan nga natin kung sino may pinakamaraming nakita na mga salitang associated to recreational activities. Okay. Sa ating chat box, I'm waiting, my dear student. Aba, talaga namang hindi rin nagpahuli, oh. Come on, I'm waiting. Oh, diba, there are 7 students who already sent their answers on our chat box. Just continue. Ang huhusay, oh. Galing. Ah,
Okay, last 10 seconds. Send your answers now. Remember, your messages in the chat box are also recorded. At lahat ng mga sinesend yun na yan, yan din po ay counted as your participation for our session this morning. Okay, 5 seconds. 4, 3, 2, and 1. So most of you answered the following words, no? Camping, sailing, surfing, diving, fishing, and hiking. Okay, so talagang halos lahat yan ay pare-parehas na nakita ninyo. Okay, so may I ask these students who sent their answers on their chat box, no? So, please answer these questions on your screen right now. Diba? Upon searching, successfully searching, or upon collecting all the words from the activity earlier, what was your initial reaction to that activity and why? Ano yung una mong reaction? Diba? Nakita mo yung mga salitang hiking, camping, diving, fishing. So, ano yung una naging reaction mo nung ginagawa mo yung activity na yan? Alright, may nag-turn on ang kanyang microphone and I appreciate that. Who was that? Aileen? Miss Aileen Cese, tama ba? Sorry, Leonora Legaspi. Yes, Leonora. Ma'am, ano, para po sa akin, ito po yung mga may hirap na activity. Okay, so para sa iyo, itong mga activities na nakita mo ay mahihirap. Okay, how about Hyacinth? Ma'am, mga outdoor activities po. Okay, so mga outdoor activities sila. So mahirap, mga outdoor activities sila. Yes. Nag-raise ng hand si Aileen. Yes, Aileen. I think adventure po. Parang adventure. Okay, so it's more of adventure. Thank you so much, Aileen. Nag-raise din si Rod. Yes, Rod. Excitement po. Excitement. Exciting. Okay. Nag-raise din si Henrik. Henrik, hello. Ma'am, nasabi na po na Rod. Okay, what was that word? Ako po, ma'am. Yes, Sandy, go ahead. Jing po. Ano po? What was that again, Mr. Sandy? Sorry, medyo malabo, anak. Okay, babalikan natin si Sandy, no? Raven, yes, Raven. Challenging po. Okay, very challenging. Okay, I love it. Okay, and what else? Meron pa ba? So, sabi ni Daniela sa ating chat box, it is an enjoyable and challenging activities. Siguro kailangan daw ng training, sabi ni Mr. Orep Oropeo. At sabi naman ni Miss Pangilan, no, makakatulong sa kalusugan kahit na mahirap. So, lahat ng inyong mga sagot, mga anak, kinoconsider ko yan because that is your reaction and impression, okay? Pero malalaman natin, no, bakit ba yan ang mga naging unang reactions so later on? Okay, so let's go to question number two. My question number two, did you experience some of the listed outdoor recreational activities na nakita ninyo sa ating chat box? Na nakita nyo sa ating activity at sinend nyo sa ating chat box kanina? Okay, can you share? Kasi since hindi naman natin maisusulat itong activity na ito, can you share, no, your experience regarding these outdoor recreational activities sa ating klase ngayong umaga? Naka-raise ng hand si Aileen. Yes, Aileen. Meron ka ba sa mga words na yan na na-experience? Yes po, ma'am. Yung po, yung sa hiking. Which one? Po, ma'am. Sa hiking. Wow. Saan na? Sa province po, ma'am. Okay, what is your province, anak? Masbate po. Okay, what region is that? Ang Masbate ay anong region? Miss Cece. Nako, ang ganda sana ng sharing natin. Parang nawala si Miss Cece.
Ang mas bate for the information of all, no, ay isang video, isang Masbate is a city na located sa region number 5. So it is an island, no? So nandiyan na ba ulit si Miss Aileen Sese? Abo mo. Nawala. Na-umina po si signal, no? I understand, anak. I totally understand. Okay, continue, anak. So what was your experience during that time nung ikaw ay nag-hiking? Ma'am, ano, ma'am. Ang sarap sa feeling. Kasi ano ang hangin po sa taas ng mundo, kay. Mahangin. Mm-hmm. So, bakit kaya siya tinawag na outdoor activity, anak? Or outdoor recreational activity? Because? Dahil malayo, no? Wala naman po siya sa loob ng bahay. Nasa loob. Definitely, it is the answer. So, and any recreational activities na ginagawa sa labas ng pintuan ng bahay mo, that is considered outdoor recreational activity, to which i-discuss pa natin later on. Okay? Si Mr. Resty. Hello, Resty. Any of the activities na nag-experience mo na? Yes, Resty. Marami naman, mi. Okay, like? Ano yung mga yan? Camping, fishing, hiking, diving, sailing. Wow! Surfing na lang yung ulang, ano? Para kompleto mo na lahat ng outdoor activities na ito. Okay, Rusty, so ano yung mga naging involvement mo sa mga activities na ito? Ano yung mga total experience na naranasan mo at gusto mong i-share sa amin out of these outdoor activities? Yung ano, ma'am, yung camping. Okay, so why it is for you something na gusto mong i-share sa amin? Kasi ano, ma'am, yung camping, enjoy eh. Kasi nung nag-camping kami, ma'am, ano kami nun, ma'am, eh? Sa bundok. Bundok talaga, sa bundok. Tapos... Okay, so nag-hike muna kayo bago kayo nag-camp, tama ba? Yes, ma'am. Saan? Tapos, saan lugar ito? Sa Davao po kami nun, ma'am, eh. Wow! Davao! Anong region ng Davao, anak? You know? Region 11 po. Wow! Bale! Sa paanan po kami ng... Tagalog ba province mo? Apo, ma'am. Sa paanan po kami ng Mount Apo, ma'am. Oh, nice! Ilang oras ang inyong pag-hike bago kayo totally nag-camp? Ano po? Saglit lang, ma'am. Mga ano lang. 2 hours. 2 hours. Grabe, para sa iyo saglit lang 'yan. Sa amin napakahaba na noon. Total experience. Memorable ba talaga itong camping na ito, Mr. Rusty? Yes, ma'am, kasi marami po kami activity doon, ma'am. May mga nagpalaro din sa amin doon. Ayun. Okay, so somehow para naging team building din siya, no? Tama yes, ba, ma'am. Mr. Rusty? Saka, yes, ma'am. Sa pauwi naman, may gera. Oh, panibagong kwentuhan na yan. Thank you so much, Resty. Pag-uusapan natin yung experience mo after the hiking and camping later on. Thank you for sharing your answer. Sabi sa ating chat box, eto na, siya Gabaw daw ay naka-experience ng diving. What is your total experience on diving activity, Mr. Agabaw? Would you like to share? Can you narrate your experience for your classmates to hear you? Sa ano po, ma'am, ina-experience po ang diving sa province po. Okay, so what province ito? Masbate din po, ma'am. Masbate. Naku, parang mga taga region 5 ang mga students ko dito. Okay, anak. Total experience sa diving? Ma'am, ano po, ako po sa mataas na ano na matarik po, tapos magdadive ko po sa may sa dagat po, kasi pag nag-dive ka po doon, masarap po sa ano, pakiramdam, kasi naka-experience okay. Ano, malulang ano, malulang. So para sa'yo, thrilling yung diving experience ako. Mo. Pero may mga suot ka bang mga protective gears nung ginawa mo ito? Wala po, ma'am. Okay, so minsan talaga, no, pagka sa probinsya talagang kung ano na lang yung suot, yun na lang din yung talagang gagamitin pag nag-outdoor activities. Pero let me just remind you, my dear students, na
in anything that we do, we always think of our safety first. No? Pero na-appreciate ko yung kwento na yun ni Agabao na talaga namang they have to climb the hills pa or siguro cliff para lang makuha nila yung perfect spot sa kanilang diving. And thank you so much for sharing that experience, Mr. Mark Dave Agabao. Okay, bigyan naman natin ng virtual club sa mga classmates yun na totally nag-share, no, ng kanilang mga experiences sa outdoor activities na related sa ating learning task number one. Thank you so much. I know for sure marami pa sa inyo naka-experience yan at nahihiya lang mag-share o mag-narrate ng kami ng mga naging involvement sa outdoor activities. Okay? So, dako na tayo sa next part ng ating session, di ba? So, anong connection ng activity na yon, no, sa ating topic na recreational activities, no? Paano makaka-apekto yung ating recent situation ngayon sa ating involvement into outdoor activities, di ba? Napaka-ironic naman kasi bilang pagsunod natin sa pinakabagong IATF resolution na ipinalabas lang noong March 21, no? That was Sunday, no? Yung ating lalawigan ng Rizal ay nakasama sa mga NCR cities at kasama nito yung Cavite, Laguna, Bulacan na naka-heightened general community quarantine na nag-start nung March 22 at mag-e-end ng April 4. So para sa inyo, paano makaka-apekto itong ganitong very recent situation natin, no, sa magiging takbuhin ng lesson natin ngayon, okay? Ano sa tingin niyo magiging impact nito sa ating magiging topic ngayong umagang ito? Anyone? 'Di ba very ironic ang topic natin, outdoor activities, pero yung ating mga IATF personnel ay talaga namang nagpalabas ng ganitong klaseng guidelines. So si Miss Emery Broquiza ay nag-raise ng hand niya. Yes, Ana. Ano, ma'am, makaka-apekto siya din sa outdoor kasi ano, hindi pwede makalabas or gumalagala dahil naka-quarantine pa. Correct. So totally makaka-apekto siya sa outdoor. 'Di ba? And that is correct. Tama si Miss Emery doon, no? Yung outdoor recreational activity natin para sa subject na to will be totally affected because of course we have to really think of the safety first katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Yet it should not be a sole reason para hindi tayo mag-engage into physical activities. Okay? Then tandaan that when we talk about recreational activities, eto na nga, di ba? When we talk about recreational activities, ito po ay ginagawa natin sa tinatawag nating free time. Unti-unti na, nire-reveal ko sa inyo, no, ang meaning ng recreational activities. But my dear students, listen up. No, being on the GCQ or tinatawag nating heightened general community quarantine, it should not limit us to be physically active and to enjoy our free time. My dear student, let us break down the ideas, no, na laging iniisip ngayon ng mga tao, no? Akala ng marami na ang recreational activities ay ginagawa lamang pag may free time. Okay? Pero I want you to hear this, no? Pag sinabi nating free time, meron siyang definition, mga anak. Sige, kayo muna ang tatanungin ko para sa inyo, anong ibig sabihin ng free time? Kasi pag sinabi nating recreational activities, diba? One of its meaning, ito daw ay ginagawa during free time. Oh yes, John Henry. What do you mean by free time? Para sa'yo, bilang estudyante. Free time po, yung gagawin yung mga gusto mong gawin. Gaya ng ano, paglalaro po ng ML. Or kaya po, mga... Napaka-an
premise ni Hendrik. Gusto ko yun. You have your free time when you can play online games. Mama you ko can po. Play online. Okay, thank you ha, Hendrik ha. Na-appreciate ko yun. Honest ka doon. Gusto ko yung mga ganun estudyante. Totoo naman. So sabi ni Hendrik, pag daw may free time siya, naglalaro siya ng online games. Okay, may nag-raise ng hand pa niya. Who was that? Ako po, ma'am. Oh, yes, Sandy. Ano po, ma'am? Mag-tulog. Okay, why not? Diba? It's your free time. Thank you, Sandy. Napagod yung utak. Napagod ang utak ka ka-online class. So, matutulog at magpapahinga. Oh, bakit hindi? Free time ni Sandy yun, diba? So, kailangan i-respect natin yon. How about the others? Sa chat box natin may nag-message. Sabi ni Miss Rena May, ang ganda ng sagot niya, free time to do everything. Ah, di ba? Thank you, Miss Rena May. How about Arabella? Andiyan ba si Arabella? You may raise your... you may turn your mic. Free time po. Yung free time ahead, po para sa akin, yung ability po to do activities that you enjoy po. Okay, so you have available time to do activities that you enjoy, that you love. So, di ba? That is also correct. At sabi nga ni Ms. Cecilita sa chat box natin, no? Libreng oras para sa sarili. Okay, libre yung oras. Sana lahat may oras, di ba? Pero mga anak, I want to share this one to you, no? Gusto ko ngayong araw na to, may something new kayong matutunan. Di ba? Tandaan natin na there are three parts of time. Sabi niya, no, ni Klein R. Jensen in the year 2006 sa kanyang study na ang oras daw ay nahahati sa tatlong bahagi. Okay? So number one, yung existence time. Number two, yung subsistence time. At yung number three, yung free time. So, para magawa natin yung recreational activity, dapat daw meron tayong free time. Hindi pwedeng mula pagising mo, puro recreational activity ang gagawin mo. Hindi yun balanse. So, para maging balanse, ang iyong oras, kailangan mo siyang i-manage wisely. Para ma-manage mo siya, dapat alam mo ang pagkakaiba ng tatlong oras. Number one, existence time. Ito yung time spent for your biological needs. Halimbawa, yung pagkain mo, yung pagtulog mo, yung personal na pag-aalaga mo sa sarili mo. That is your existence time. Tanungin mo yung sarili mo, binibigay mo ba yan sa sarili mo? Nagagawa mo pa ba yan sa sarili mo? Yung tinatawag na existence time. Next, number two, the subsistence time. It refers to the hours spent for economic purposes. Halimbawa, pag-attend mo sa klase, economic siya because soon enough you will harvest, no, yung mga tinatanim mong oras sa pag-aaral because soon pwede mo siyang gamitin sa pagkatrabaho. Kay economically speaking, kikita ka pagka nagkaroon ka ng trabaho kasi may natutunan ka. Subsistence time din yung ginagawa mong mga gawain sa bahay. Halimbawa, paglilinis, paghuhugas, etc., etc. For students, kayo, di ba, yung mga school activities ninyo, subsistence time yun. Okay? At ano naman yung free time? Si free time, therefore, is all the remaining time after existence and subsistence time. This is the time where you will decide kung ano ang gusto mong gawin na para lang sa sarili mo, para sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, religious activities, etc., etc. I want you to keep in mind, my dear students, na hindi po pwedeng puro tayo free time. Hindi rin pwedeng puro existence time, napakadamot naman natin noon. At hindi rin pwedeng subsistence time lang. Kailangan balance sila sa buhay natin araw-araw. So, as we can achieve our tinatawag na healthy lifestyle. Healthy and balanced lifestyle. Klaro po ba yun? Thumbs up naman sa chat box kung klaro yung tatlong yun. Ayan.
O, di ba? Tutuwa ako pag klaro sa inyo lahat ng mga bagay-bagay. Di ba? And I know for sure may nare-realize na kayo sa inyong mga sarili ngayon, di ba? Hala, puro pala ako subsistence time. Sobra-sobra na yung pag-aaral ko. Talagang sunog na yung kilay ko. Kaya naman, wala na akong free time. O kaya naman, hala, puro existence time na lang ako. Kain na ako ng kain. Kaya naman, puro na ako bill-bill. Naku, very passive na ako nito. Patay na. So, hindi balance. Dito papasok si free time. Dito papasok yung tinatawag natin recreational activity. Kanina ko pa siya binabanggit. And this time, no, gusto ko nang i-share sa inyo yung kanyang definition. So, when we talk about recreational activity, this refers to leisure activities that people do in their free time. Ba, kasi lalo na ngayon, di ba, marami akong naririnig, sabi nila, ma'am, nakaka-toxic ang online, ma'am, ang hirap ng online. Tapos tuwing nagpe-pray kayo sa ating ano preliminary activities, ang prayer nyo, sana matapos na po ang COVID para magkapasok na kami sa old normal namin na pag-aaral. Di ba? So, lahat yan, mga anak, ay magaganap at mangyayari kung ibabalanse natin ang oras natin. Ibibigay natin yung tinatawag nating balance free time. So the word recreation, mga anak, it came from a Latin word na recreare. No? Ano ibig sabihin ng recreare, mga anak? It means refreshed, renewed. Ah, diba? Yung mga girls, gusto nila yung mga salitang refresh, renewed, bagong-bago, 'di ba? Talagang na-rejuvenate ka. Talaga namang yung old ways mo ay yung mga yung feeling na toxic ka, mawawala kasi naging refresh ang lahat. So, ito yung mga leisure activities na makakatulong sa atin para maging refreshed and renewed tayo, mga anak. So, paano natin gagawin 'yon? Eto, kapit lang kayo ha, mga anak, walang bibitaw kasi matatapos na tayo, dumadami kayo, natutuwa ako. Okay? So yung individual participation ninyo sa mga refreshing, entertaining, and relaxing activities na ito, syempre, ang ending niyan ay yung fun and enjoyment. Okay? So, recreational activities might differ from one's interest. Siyempre, kung paano mo gagamitin yung free time mo para magkaroon ng recreational activities, depende yun sa mga interest mo, pangangailangan mo, sa kakayahan mo, at sa paniniwala mo. Tandaan, iba po yung tinatawag nating free time lang sa tinatawag nating recreational activities talaga. So, malalaman natin yan kasi meron siyang iba't ibang category. Okay? So, ano-ano yung mga kategory ni recreational activities, mga anak? Number one is the passive. Number one is the active. Number one is active. Number two is passive. Number three, yung indoor. And number four, yung outdoor. Kaya tama yung classmate nyo kanina. Na hindi po pwedeng idahilan natin na naka-GCQ tayo para hindi na tayo mag-enjoy ng free time at magkaroon ng recreational activity. No! Because kung hindi natin kayang i-accomplish yung outdoor activity, pwede natin gawin yung indoor activity. At ano yung mga halimbawa nun? Okay? So when we say active recreation, these are the activities that requires a lot of energy and movement. So yung pag-upo nyo ngayon, hindi po yan tinatawag na active recreation. Kasi hindi yan nagre-require ng sobra-sobrang enerhiya ninyo at paggalaw. So, possible na yung pag-upo nyo ngayon, passive recreation yan. Kasi it involves no, very limited physical exertion. At sa totoo lang, may mga tao talagang ito ang gusto. At hindi natin sila pwedeng i-judge. Okay? Now, let's continue. The other one, my dear student, is what we call the indoor recreation. An activity that can be done inside the house. So kayo, huwag kayong mag-isip na porket tayo'y naka-lockdown, naka-general community quarantine, ay hindi na kaninyo pwedeng ma-enjoy ang inyong free time. There are so many indoor recreational activities na pwede kong ipa-introduce sa inyo mamaya.
And yung mga outdoor recreation natin, yun yung mga sagot nyo kanina. Ito yung mga activities na ginagawa natin outside. Diba? Of course, pag lumabas ka sa pintuan ng bahay mo, outdoor recreation na yan, definitely. Kasi wala ka sa enclosed space. You are in the outside space. Okay po? Thumbs up po kung nakakasunod sa atin pong chat box. Sabi ni Resti, oh, yung pagtutupi po ng damit, ma'am, saan mo ginawa? Baka naman po subsistence time yan, anak, at hindi recreational time. Diba? Huwag natin kakalimutan yan. Thank you for sending your thumbs up. Ibig sabihin, pwede na tayong tumuloy sa next part. Okay, so these are the examples of the active recreation, passive recreation, indoor recreation, okay, and outdoor recreation. Okay, at marami pang iba, I know for sure that you have in mind so many ideas and examples of this. Lalo na kayo mga millennial, naku po, hindi ko na nga sinama yung mga online games dyan sa indoor, di ba? Oh, alam nyo yan, may sumagot dyan kanina, di ba? Free time na yun eh. At para sa kanya, pwede niyang i-consider as recreational activity yun. Kaya lang, alin kaya sa mga category ng recreational activity papasok yung playing online games, mga anak? Sa chat box na lang po. Playing online games. Or watching Netflix. Saan kaya siya papasok? Watching movies. Category, anak ha, hindi category ng time. Okay, indoor siya, correct? It can be indoor, it can be outdoor actually, pero passive recreation siya. Napakahusay. Good job, students. Okay, good job. So, we are on the right track. Tuloy-tuloy lang po tayo. Okay, so here, I have the list of the benefits and values that can be derived by engaging ourselves into different recreational activities. Okay? Para ma-ensure natin yung quality and state of yung tinatawag natin physical fitness, 'di ba? Kasi pag sinabi natin physical fitness, kailangan holistic siya. Healthy ka sa lahat ng aspeto. Okay? Mental, ano pa ba? Spiritual, physical, what else? Emotional, moral, spiritual. For you to achieve that, kailangan quality rin yung engagement mo sa tinatawag nating recreational activities. And these, my dear students, yung mga nakabulleted dyan, lahat po yan, no? Benefits ng pagjo-join natin sa iba't ibang physical activities. And now, I really want you to look at this, my dear students, no? Bigyan nyo ng oras talaga na titigan, basahin at i-absorb lahat ng ito. And really reflect on, tama pa ba yung mga ginagawa nyo o yung pinaglalaanan nyo ng oras nyo para sa inyong sarili, yung totality or holistic development ng inyong mga sarili? Yung inyong bang ginagawa ay nakaka-improve ng inyong physical health? Ito ba ay nakaka-reduce ng anxiety or depression para sa inyo? Nabibuild ba nito yung confidence mo, yung self-esteem mo? Okay? Yung ginagawa mo ba ay nakaka-enhance ng relationship skills mo? Or ito na yung umaagaw ng oras mo para mag-usap-usap kayo ng mga tao sa paligid mo? Kasi lahat ng ginagawa mo ay lahat ng oras mo ay nakatutok na lang sa bagay na kinakaadikan mo. Ito rin ba yung nag-i-improve ng focus mo at nakakapag-increase ng cultural diversity mo? Halimbawa, mas nakikilala mo yung iba't ibang region sa Pilipinas, iba't ibang tourist destination sa Pilipinas. Nalalaman mo yung kultura ng iba't ibang lugar kahit na napapanood mo lang sila. Diba? Sa YouTube, sa internet, etc. And nakaka-promote ba yan ng engagement and development ng holistic potential mo? If yes, tama ang pinaglalaanan mo ng free time mo. Because remember this, no? Taking part in different recreational activities, lalong-lalo na yung tinatawag nating active recreation, yung gumagamit ng lakas at oras mo ng sobra-sobra, will lead you to attain the total development of your fitness. Okay? Heart shape naman po kung malinaw po yan sa atin pong chat box.
Ayan. Thank you, Miss Alexis. Okay, tuloy lang po. O, diba? Yes, Miss Pelosardo. Thank you. Andrea, thank you. Tayamora and all of you, I appreciate you for listening. Lahat kayo, diba? So, mga anak, tandaan natin, no? Para ma-achieve natin yung tinatawag nating holistic development ng ating fitness, diba? Kailangan i-anchor natin yung ating learnings from recreational activities sa ating tinatawag na health-related fitness. Tama ba ang kondisyon ng ating kalusugan sa mga pipiliin nating recreational activities? Okay? So, sige nga, review muna tayo. What are the components of health-related fitness? You still remember them? Lima sila. Lima po sila. On the chat box na lang po. What are those? Do you still remember? O sige, ganito. I'm going to give you the definition. Tignan ko kung tanda niyo pa sila. Sa chat box na lang po. Okay? So what are these health-related fitness components? At paano sa pag-i-improve natin ang ating mga components na ito ay ma-achieve natin yung total development ng fitness natin? At sa tulong nito na ma-enhance ang ating fitness components ay actively makapag-participate tayo sa iba't ibang recreational activities. Galing naman, Miss Pelosardo, oh, natandaan niya. Naku, parang ayoko nang ibigay yung activity yung sinabi ko. Correct. Flexibility, what else? Muscular strength, body composition, muscular endurance. Galing. O isa na lang, yung ano, ability of your... ano pa yung wala dyan sa mga sinagot nyo? Ito na lang, the ability of your heart and lungs and blood vessels to deliver oxygen to your muscles. O ayan na, pumasok na yung lungs at heart. Cardiovascular endurance. Napakahusay. Ay, parang ayoko na magpa-quiz kasi alam nyo na lahat ang sagot eh. Tandang-tanda ang PE 1, 2, and 3. Good job, my dear students. Ako naman ang magbibigay ng virtual club sa inyo. See? Connected lahat ng topic natin, di ba? Kung may PBB connect, tayo may PE connect. Kasi yung PE1 connected sa PE2, tapos yung PE2 connected sa PE3, at ang PE3 ay connected pa rin sa PE4. Okay, so tandaan nyo pa yan. Good job, my dear students. Kaya lang, tandaan natin, no, na hindi enough na alam lang natin yung mga components ng health-related. No? Components. Minsan, kahit na alam na natin yung mga components na yan, kahit pa yung mga skill-related components na yan, no? May mga barriers pa rin para hindi tayo successfully makapag-push through sa tinatawag nating physical activities. So, number one is yung mga tinatawag nating personal barriers. Yung mga hadlang. Ito yung mga hadlang kung bakit hindi natin nagagawa yung mga gusto natin para ma-improve ang ating physical fitness test. No, ito yung mga naghihinder para sa ability natin na mag-push through sa iba't ibang recreational activities. Sometimes it's personal and sometimes it's environmental. Okay? Environmental kasi ito yung mga mismong place, space, weather, noise, no, na nagpe-prevent para makapag-perform tayo ng iba't ibang physical activity. Now the question is, ito ang tanong ko sa inyo. Yung coronavirus, ayan, yung COVID-19 na yan, is that physical, or sorry, is that personal, or environmental barrier, my dear students? Sige, sa chat box na lang po. Para sa inyo, para maging successful ang ating engagement into physical activities, katulad ng recreational activities, mga Zumba na yan, hiking, diving, indoor activities, active recreational activities. The question now is, may barrier tayo, di ba? May COVID-19 pandemic. Is that personal barrier or environmental barrier? Okay, sa chat box na lang po. Okay, environmental. Lahat kayo pare-parehas ang sagot. Why environmental, Seed? Why environmental for you? Kasi? Go ahead. Ano turn po? On your microphone. Ano why po? Did you say environmental? Ma'am, kasi lahat ano eh, nakaka-experience eh. Diba?
Lahat nakaka-experience. So, eh, paano kung lahat nakaka-experience na inaantok? So, environmental ba yun, anak? Dahil, bakit kaya environmental factor? Thank you, Sid. No, you have the point. Kailangan lang nating palalimin. Baka gusto mo pang i-follow up yung sagot mo. Gusto mo pa ba? Sid? O call a friend na? Nawala call si a friend Sid? Na, ma'am. Call a friend, call Sid. A- Thank you, Sid. Na-appreciate yung sagot mo. Nag-raise ng hand si Emma Ray. Emma Ray, go ahead. Ma'am, ano, environmental po. Kasi po, kailangan po sumunod sa protocol na inilabas ng mga ano pamahalaan po. Hindi po natin pwede labagin. Okay. Correct. And we have no control to that. It happened to all of us without our control. Ibig sabihin, brought by environment causes din naman talaga, no? Yung virus na ito sa environment din naman ang galing, and we have no control na nag-exist siya, only that we can control how to prevent us from obtaining or from being parang affected by this virus. And you are all correct with that, anak. So, environmental barrier po ang pagkakaroon natin ng pandemic na ito. Now, it only can be personal kung dahil sa COVID na i-stress ka na, na-depress ka na, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo labanan ng katotohanan na nasa new normal ka na. That will become your personal. Kasi mawawalan ka na ng motivation, ayaw mo nang gamitin yung kakayahan mo, abilidad mo, ayaw mo nang i-enjoy yung mga recreational activities mo kasi meron ka ng personal fear. At hindi ka na interesadong lumabas. Masyado mo nang inabsorb yung sinabi ni Kim Chiu na bawal lumabas. Kaya hindi ka na rin kumilos. So that will become a personal barrier. Clear po ba yun? Thumbs up naman po tayo. Sa chat box kung clear. Ganda ng mga sagot niya sa ano, lahat tayo naapektuhan ng virus na ito. Kailangan sumunod sa guidelines ng munisipyo. Diba? Na, ato pa, no? Lahat tayo ay nakakadap, etc., etc. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Malapit nang matapos, mga anak. By the way, let me just remind you that PE is only once a week. Kaya sulitin na natin ang ating oras. Our schedule is 9 to 12. As much as possible, we'll have only at least one to one and a half hour of discussion. And after this, we'll go to the asynchronous activities natin na ibibigay ko naman yung oras sa inyo. Alright? Ganun pa rin po. So, not only the ano ha mga anak no kanina na discuss na natin yung health related components, so ma-achieve natin yun by, of course, we can monitor our health related fitness components by engaging ourselves into different physical fitness tests, diba? Tapos alam na rin natin i-identify ano yung mga barriers na pwedeng makaapekto para hindi na tayo mag-push through sa physical activities. Pero let us also reminder, nakasama sa, be reminded, that nakasama sa ating plano dapat ay yung pagkain ng tama. Diba? So yung healthy lifestyle natin, kailangan nandun pa rin. At para ma-achieve natin siya, kailangan balanced diet pa rin tayo. At tayo mga Pinoy, mga anak ha, remind ko lang kayo na meron tayong tinatawag na the Filipino pyramid food guide. No? So, yung nakikita nyo dyan sa screen, yan yung mga recommended consumption ng food or food groups, no? Na dapat nating nasusunod para masabi nating balance talaga ang diet natin. So, para ma-achieve natin yung holistic health, hindi lang yung mga fitness components ang dapat nating ina-achieve, hindi lang yung mga barriers ang dapat nating na-identify, pati yung mga pagkain natin dapat ay balanse din. Clear po ba ito? Thumbs up po kung yes, at thumbs down po kung masyadong mabilis si ma'am. Tuloy lang po ba? Pwede po magbukas ng microphone kung okay lang po. Tuloy na po ba? Ayan. Tuloy. Thank you mga anak. I'm glad na... May natututunan po ba? May natututunan? Opo, ma'am. Okay, tuloy lang po si ma'am. Okay, last three slides kapit tayo mga anak. Okay? And that leads me to give you again this very familiar fitness test scorecard.
alam ko na itong fitness assessment lag na to, familiar na kayo. Kung ako yung teacher nyo nung PE3, no, binigay ko na sa inyo to, di ba? Nung HOPE3 or PE3, binigay ko na sa inyo ito. At gagawin nyo ito during the asynchronous time, mga anak, no? So, sa at this point, no, you will perform once more the physical fitness standard test. Kung natatandaan ninyo, pinagawa ko po ito sa inyo nung unang-unang session natin sa PE3, nung HOPE3 pa tayo, di ba? So gagawin niyo po yung iba't ibang health-related and skill-related test. Syempre, ipa-follow pa rin natin yung protocols, ha? Ingat tayo, no, na makakuha tayo ng virus dahil sa mga ginagamit nating mga learning materials. Gawin natin itong malinis, maayos, at isusundin pa rin natin yung mga steps and guidelines na isi-share ko po sa ating private group, which is the class of Mrs. Jonaline M. Obordo. Kaya huwag niyo munang kopyahin ito, no? I-remind ko lang kayo na gagawin niyo ulit yung mga test na yan, yung mga pagkuha ng height, weight, pag-compute ng body mass index, yung mga hexagon test, stick drop test, and so on. Okay, so mag-workout muna kayo because based on the result of these workouts and tests, malalaman nyo na ngayon kung paano nyo kukumpletuhin ang inyong recreational activity diary. O, diba, wherein you will record your recreational activity and even yung mga ano nyo, food and beverage. Pag sinabi nating beverage, ano po ito? Food, alam na natin, pagkain. Ano yung beverage? Mga inumin, very good. Good job, my dear students. So, even yung mga food and beverage intake nyo sa loob ng isang linggo, no? So, gagawin nyo to ngayong araw na to, Tuesday, hanggang next week, no? Magda-diary kayo. Okay, yung format po nito, kung saan ipi-fill out nyo po, no? Yung mga information needed for this diary ay ipopost ko rin po sa class of Mrs. Jonaline M. Obordo. Okay po? So, dito, malalaman natin kung ano magiging plano mo. What you can do. Diba? Para iplano ng bonggang-bongga ang iyong recreational activity engagement. Kasi syempre, diba? Na-physical fitness test ka na. Nakuha mo na yung mga kakayahan at kahinaan mo. And from there, you can now decide anong recreational activities ang pwede mong gawin kahit na nasa loob ka lang ng iyong bahay at susundin mo ang bawal lumabas challenge ni Kim Chu. Okay, lalo na yung mga 18 years old and below, alam niyo yan mga anak. Okay, so that's it mga anak, napakabilis lang po ng ating naging session. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, gusto ko lang pong malaman ang inyong insights. No? Can you please, or may I ask you to please complete the sentence? The what I have learned sentence, okay? What I have learned today. So, ganito lang yan. Today, I realized that, okay, pwede ba ako makalambing sa mga estudyante ko ngayon? Magte-take ako ng attendance mamaya, walang bibitaw ha. Palambing naman ako sa inyo. What have you realized today out of learning from our very fast yet smooth para sa akin ang naging discussion natin this morning. May nag-raise ng hand niya. Henrik, go ahead. Ma'am, try. Go! Go na. Today, I realized that, ano ma'am, ma'am pwede Tagalog? Oo naman, go lang po. Sige ba. Ma'am, na-realize ko po ngayon is yung hindi lang po puro kahiga or puro ka lang module or puro laro. Kailangan mo din pong gumawa ng activities like gaya po ng jogging ma'am or magpapapawis, ganun po. Okay, at kahit nasa indoor, no, pwedeng-pwede natin gawin yan. Ano, Henry? Yes, ma'am. Okay, I appreciate your answer, anak. Thank you. How about the others? May nag-raise pa ng hands nila eh. Okay, let's have Raven. Ah, sorry. Sorry. Yes, De La Calzada. Ma'am, ano ma'am, today I realized that the importance of ano ma'am sa paggamit ng tamang oras.
Uy, gusto ko yun, okay? Paggamit ng tamang oras. Bakit, anak? Bakit parang naging may impact sa'yo yung part ng lesson na yun? Eh, ano ma'am eh? Sa'yo, hindi pa ako masyadong marunong sana eh, time management. Di okay, pa bakit ba na mahalaga na mag-manage tayo ng time? Yes po, ma'am. Mahalaga bakit po ma'am, mahalaga? Para ano ma'am, pagdating man yung panahon na ano, yung mahirapan ka, at least kaya mong i-manage yung lahat kasi alam mo na paano ano yung oras eh. Diba? Totoo naman yun kasi pag mga anak, pag tayo nagmamanage ng time natin, dito papasok yung disiplina na meron tayo. Diba? Halimbawa, lalaanan natin ang oras ay pag-aaral, at may oras para sa paglalaro, may oras para pag-communicate sa kapwa-tao natin, dito papasok yung disiplina na meron tayo. At yung mga values na meron tayo, ano ba yung mga pinapahalaga natin? Paglalaro lang ba? Pamilya ba? Sarili ba? Etc. etc. Thank you, Resty! Alam niyo, may mga nag-message sa chatbox mo. Today, I realized that Zumba Fitness, every 2 weeks, at are considered inside or indoor activities. Tama naman, di ba? Gusto niya na yun. Pwedeng-pwede. Ako, alam niyo, sinasabi ko sa inyo, nagwo-walking adventure ako dito sa bahay. Nanunod ako sa YouTube ng mga tinatawag na walking exercises. Minsan 3 miles yung nararating ko, pero nasa specific place lang ako, indoor. Bakit hindi? Diba? Sabi ni Miss Calo, today I realized that we need to do like recreational activities to have a plenty lifestyle and to give ourselves time to everything. Okay, during our free time. Tama naman yun. Today I realized how to manage our time. Today I realized that we have to stay healthy. Especially this time of pandemic. Ang ganda naman nun. Do activities that can be performed indoor to keep us safe. Kasi paglalabas tayo at hindi naman mahalaga, naku, you are just putting yourself into harm. O, diba? Marami pa kayong mga sagot at yan ay babasahin ko kasi recorded naman po talaga yung mga messages sa chat box. I appreciate your time, mga anak. Isang beses sa isang linggo nyo lang ako makakasama. Siyempre, pwera na lang kung ako rin yung teacher nyo sa ibang subject. Pero salamat kasi nandyan kayo. Salamat at hindi kayo bumitaw. Nag-record na po ako ng attendance. Kung may tanong po, ay pwede na pong mag-raise ng kamay ngayon. May tanong po ba? Hello? May tanong po ba? Wala po, ma'am. Okay, may nag-raise po ng hand? Wala. Oh, si Miss Brokiza. Yes, ana. Ma'am, ano po? Magbibigay po ba kayo, ma'am, ng ano? Copy ng module. Kasi po, mamula po ako sa Taytay. Okay, yes, anak ko po. Lahat po yan, lahat po nang i-discuss ko, lahat po yan ay i-share ko po sa ating pangalan nito, private group, which is the class of Mrs. Jonalyn M. Obordo. At lahat ng mga activities niyo, the templates, yung mga log, fitness log ninyo, yung fitness diary template ninyo, lahat po yan ay i-share ko po sa ating pong private group. Wala po kayong dapat ipag-alala. Okay? Pinatutunan po ba, mga anak? Meron yes po, ma'am. Marami. Okay. May tanong pa po ba? Wala na po. Yes, may nagtanong po. Sige po. Go ahead, anak. Julie Beth? Wala na po. Thank you. Okay, wala na po. Thank you so much for your time, my dear students. Magkikita-kita tayo sa ating asynchronous activity anytime today kasi may klase pa ako after this. Okay? Goodbye, everyone! Bye po, ma'am. Goodbye. Thank you po. Thank you, ma'am. Bye, 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 bye. Hi, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si Sandy ang kulit ko. Thank you po ha. God bless. Thank you po. Thank you po. God bless us all. Bye. Bye po. Bye everyone. Bye po ma'am.